Hi guys, it's Yan Castro and ngayon papakita ko sa inyo yung mga bagay o mga nabili ko na hindi ko nagustuhan at all. Kaya minsan, alam niyo yon, gusto mong i-try pero pag na-try mo medyo mahal tapos hindi mo nagustuhan, sayang, 'di ba? Kasi alam mong hindi mo na siya magagamit or hindi mo siya magagamit talaga. So, yun, let's start. Guys, first itong Fashion 21 eyebrow gel. Parang mura ko lang naman 'to pinili and ang shade nito is light. Guys, as in, grabe, hindi maganda. Hindi maganda yung formulation, hindi maganda yung kanyang performance sa akin. Kasi, guys, saan kayo makakakita na eyebrow gel na may glitters? As in, yung glitters niya, kitang-kita sa kilay mo. As in, kumikinang. Guys, ang pangit talaga nitong product na to. Hindi ako nagbibiro. Ayan siya, oh. Guys, talagang maano siya, mag-glitters. Pag nasa, ayan o, pag nasa kamay, konti lang. Pero pag kinalat mo siya sa kilay mo, talagang, alam niyo yung kilay niyong kumikinang-kinang na hindi talaga maganda yung itsura. So, hindi maganda. So, huwag niyong bibilin tong eyebrow gel ng Fashion 21. Sabi pa dito, smudge proof. Parang nag-smudge din naman yung linagay ko noon. And guys, yung big no-no ko talaga yung glitters. As in, yung glitters, kitang-kita mo kahit malayo ka. Yung tipong ganun. Pangit. Next, ito. That before, gusto ko to. Kaso nung nagtagal, parang ayoko na siya. 135 ko siyang nabili. Parang hindi ako, dati ha, pero nung gusto ko ng medyo may tint. Kasi konti lang yung tint nito eh. Ang dami ko na nilagay pero ganyan lang. Mas okay pa rin talaga yung KJM. Kasi talagang makikita mo talaga na yung kanyang pigmentation is okay. Eto kasi hindi. Ayan, ang dami ko na nilagay guys ha. Pero parang konti-konti pa lang niya. Ayan. Mahilig ako sa mga lip tints. Eto, nakapabili ulit ako nitong Maybelline. Guys, gustong-gusto ko tong lip tint na to. Ang kaso lang, bagong-bago lang to ha, bagong-bago lang, tingnan nyo, agad na wala yung kanyang parang applicator. Guys, super bago, parang 2 times ko pa lang siyang ginagamit, is nawalan or nahulog na sa loob yung applicator niya. And ang ginagawa ko para hindi nila masayang, ito yung pinaglalagay ko doon. Kaso, hindi maganda yun kasi hindi talaga makuha yung product, igaganon mo pa para lang makuha, pero hindi mo rin siya totally makukuha kasi nga, stuck na siya na nakaganito. Kaya, naku guys, huwag kayong bibili nito. Maganda sana yung product na to, kaso yung applicator is wala, hindi maganda. As in, matatanggal, 2 beses na ako nagtry kasi kala ko before is pangit lang yung applicator na nabit na pachamba sa akin na ipaship sa akin. Pero nag-order ulit ako, guys. Ganito talaga siya. Napuputol talaga. Kaya, nako guys, mag-KJM na lang kayo. Sayang to, maganda sana eh. Kaso, wala. Laging sira yung applicator nila. Guys, itong Everblend lip pencil. Guys, yung iba gustong gusto to, pero bakit ako hindi ko siya magustuhan? Para nakukulangan kasi ako sa kanyang pigmentation. As in, guys, kahit igano ko siya sa labi ko, kahit talagang i-rub ko ng i-rub, hindi pa rin talaga. Hindi ko alam ha, bakit ayaw ng labi ko sa lip liner ng Everblend. Yung iba naman gustong gusto and para nakikita ko na pigmented naman sila sa ibang lips. Pero yung akin, pasaway. Kaya, yun, hindi ako gumamit na ngayon itong EB lip liner. 2 pa nga yung nabili ko nito na color, kaso hindi rin talaga. So, ayan. Para sa akin, hindi na ako ulit bibili nito. And pinagsisisihan ko din. It's another lip tint. Itong sa hairline. Naalala ko nung high school ako, ito lagi yung, ano, yung ginagamit kong lip tint. Before, alam ko, maganda to kasi lagi ko nga siyang gamit. Pero ngayon, hindi na. Parang yung madali nang matanggal yung tint niya sa lips. And, ayun, simula ata nung nagamit ko yung KJM, lahat ata ng mga lip tints na ginagamit ko before, hindi ko na ginagamit kasi perfect talaga yung KJM lip tint. By the way, guys, meron akong swatches ng KJM lip tint. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko yung link below para ma-check nyo kung ano yung mga gusto nyo yung mga shades, and nandun yung review ko din doon. So, ito, hindi ko na din kailangan, and hindi na din ako bibili nito kasi may mas maganda pa dito.
Guys, itong Phytogenic Infinite EXCC Cream ng The Face Shop, oily siya sa akin talaga. Kaya pinagsisihan kong bumili or binili ko to kasi alam ko naman pag sa Korean store is talagang for dry skin and lalo na CC cream siya, pero hindi siya worth the money para sa akin. Alam ko mga 700 ata yung pili ko dito, not sure guys. And kahit lagyan ko siya ng primer, parang hindi siya nagtatagal talaga sa akin. O nga pala, yung mga nabanggit ko dito para sa aking mga ano lang to ha, pinagdaanan or sa experience ko lang, kaya ko sila hindi nagustuhan. FYI lang. So ayun, para sa akin hindi siya worth the money kasi medyo mahal siya and grabe guys, 3 times ko lang ata 'to nagamit. Hindi ko na siya ginamit. Ang bigat-bigat niya pa talaga. So yun. Sayang din, pero gagamitin ko pa din siguro 'to kasi sayang, mahal kasi siya. Pag siguro pa mall-mall lang ako, pwede na 'to, 'di ba? Para lang hindi siya sayang. Sana nag-enjoy kayo sa video ko na to and please give me a thumbs up kung nag-enjoy kayo and sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo and yun! Thank you guys for watching!